Hello guys, ituturo ko sa inyo ngayon ang basic differences ng tatlong most common use transistor. Ito yung BJT, MOSFET, at ang bagong transistor ngayon na IGBT. Meron akong reference dito as a guide lang. So ito yung basic differences nila. So ang operating voltage rating nila, ang BJT, yung sa kasalukuyan ngayon, nasa less than 1000 volts lang. Ang MOSFET is 22 to 1700 na. Ang IGBT 300 to 4500 volts. Pero nag-i-improve pa yung mga yan. Ang current rating, mababa lang ang BJT, mas mataas na ang MOSFET, mas lalo pang mataas ang IGBT. Isa pang basic difference nila, ang BJT nagti-trigger siya by current. Unlike yung MOSFET at saka IGBT, voltage ang nagti-trigger sa kanya. Yung input, mababa kasi para siyang diode sa loob. Ito, capacitor to. At ang switching speed niya, ayan, yung pinakamabagal, ang BJT, ang pinakamabilis, ang MOSFET, at ang medium, ang IGBT. Pero nag-i-improve pa yung IGBT. Tapos sa cost naman, ito naman ang difference nila. Mura lang ang BJT, medium cost ang MOSFET, at yun, pinakamahal ang IGBT syempre. Okay? Reference lang to, ah. Kasi nag-i-improve pa lahat yan, lalo na tong IGBT. Sa BJT muna tayo. So, meaning ng BJT is symbol niya base collector emitter. So ang MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So ang symbol niya, gate, drain, source. Tapos, laging may diode dito. Yan. Tapos, ito yung pinakabagong klase ng transistor na gamitin sa mga high power application. Ito yung IGBT. At ang symbol niya, ito yung pinagsamang BJT at metal oxide semiconductor field effect transistor or MOSFET. Ganito yung symbol niya. Collector emitter naman ang kabilang side. So pinagsama siyang BJT at saka MOSFET. So, minsan may diode din yan dito. So, ito, BJT ang nagti-trigger dito, current.
unlike itong dalawang to voltage. Gaya nga nung nakalagay dito sa reference natin, so ang input drive niya is current, BJT. Ang MOSFET, voltage, IGBT, voltage. Ang isa pang difference nila, ito parang ang diode. Parang nakaganyan na diode. Ito parang capacitor yan. So, ituturo ko naman sa inyo ang basic na pagtitest. Ang sample na gagamitin natin bago natin itest ay itong 2N, 3, 3 na may 50 volts, 15 ampere. Tapos ang MOSFET naman, na may 500 volts. N amps. At ang IGBT, na may 1,200 volts, 20 amperes. Ma-observe nyo ang difference nila sa specification nila. 50 volts, 500 volts, 1,200 volts, 15 amperes. Ang layo, di ba? Ang taas na nito. Ito kadalasan ginagamit na sa mga microwave application, induction cooker, ito sa mga amplifiers, ito sa mga amplifiers din, at marami pang ibang application. Switching. So, i-test na natin. So, ang pagtitest ng BJT, collector, emitter. So pag itetest mo to, para lang siyang dalawang diode. Parang ganyan lang siya. So try natin. Ito pala yung pin allocation niya. At ang body niya ang collector. Gamit muna tayo ng digital. Diode testing. Base to collector, base to emitter, wala, balita rin, base to collector, may reading, base to emitter, may reading, collector to emitter, wala, balita rin, wala, ayun. Sa analog tester naman,
set mo lang siya ng X10 or X1, pareho lang siya. So base to collector, nag-deflect. Base to emitter, nag-deflect. Base to collector, wala. Base to emitter, wala. Collector to emitter, wala. Balik rin. Emitter to collector, wala. Okay. Ganun lang siya kadali. Ganun lang kadali mag-test ng BJT. Ganito naman ng MOSFET at IGBT. Gate, drain, source. Parang capacitor siya. Bali ganito siya. Na may isang diode dito. Yung gate. Source. So, kung magte-test ka sa gate, magsisimula ka sa gate na parang yung BJT na nagsimula sa base, wala kang maririd dyan kung ordinary tester lang. Ang pwede mo lang gamitin dyan, yung capacitor tester. Kasi, parang siyang may capacitor dyan. So, ang pwede mo lang i-test dyan, yung drain at saka source. Kailangan hindi shorted yan. At saka kailangan makita mo yung diode. So, i-try natin. MOSFET to. So, ito pala yung ano niya. So, pagka nag-start ka sa gate, wala kang maririd dyan. Wala kang maririd dyan. Kahit baligtarin mo. Pag may narid ka dyan, sira yan. Wala. Unless, ang ipang-test mo dyan, capacitance tester. Kasi capacitor ang nasa loob niyan. Ang mag-measure mo lang dito, yung diode na nasa drain at source. Yun. Ganyan ang good na MOSFET. Analog tester. Ganun din siya. Pareho lang. So, walang deflection. Walang deflection from gate to drain, gate to source. Wala kang makikita ng deflection kahit pagbaligtarin mo. Wala yan. Ngayon, sa drain to source, diode lang ang makikita mo dyan. Isang diode lang. Ang ibig sabihin yan, good ang MOSFET. So, para makasiguro ka pa, gamit ka ng capacitance checker. So, meron siyang value na from gate to drain, may picofarad kang makukuha dyan. Ayan. 1,915 picofarad. So, ganito yun. Ayan. So, gate to source.
ganun din. Picofarad lang talaga makukuha mo dyan. 1,900. Okay. So, ganun lang ang pagtitest ng MOSFET. Sa IGBT naman tayo. Minsan, ang mga IGBT walang diode, minsan, meron din. Pero itong sample natin ngayon, may diode. Halos magkatulad lang ang pagtitest ng MOSFET at IGBT. Pareho lang silang parang may capacitor dyan. Ganyan din ang IGBT. Minsan nga lang, ang ibang IGBT, walang diode. So, kung magtetest ka ng IGBT na walang diode, so lahat ng pin na yan, kung ordinary tester lang ang gagamitin mo, wala kang marireed. From gate to collector, capacitor siya. From gate to emitter, capacitor din siya. May marireed ka lang kung gagamit ka ng ganitong klaseng tester or kahit anong klaseng capacitor tester. Tapos, collector to emitter, wala kang marireed kasi open lang siya dyan. Unless, kagaya siya ng gagamitin nating sample, meron siyang diode. Ayan, dun pa lang siya magkaka-reading ng diode sa forward bias. So, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano yung pagtetest kahit katulad lang siya nung MOSFET. So, itong analog tester na lang ang gamitin natin. So, ang pin allocation niyan, kaparehas lang ng MOSFET. Gate, drain, source din. So, itest na lang natin ang mabilisan. So, pag sinyort mo yan, meron. Gate to drain, wala. Gate to source, wala. Pagbalik ka rin mo. Gate to drain, wala rin. Gate to source, wala rin. Ngayon, makikita mo lang dyan yung diode. Ayan. Nag-deflect. Pag pinagbaliktad mo yan, kailangan wala kang marid dyan. Ayan. So, good ang IGBT na yan. Ganun lang siya, kapareho lang siya ng MOSFET. Pero ang ibang mga technician, may ginagawang method na iti-trigger nila ang gate ng MOSFET using multitester. Hindi siya ganun ka-accurate. Kasi nga, yung ibang MOSFET, yung input drive niya, is 3 to 8 volts at ang IGBT 4 to 12 volts. So, ang tester na to, 3 volts lang ang battery nito. So, ang ina-output nito, 3 volts lang din. So, yung iba, pag sinuwerte na ang voltage trigger niya ay nagre-range ng 3 volts, mapapatrigger nila. E paano kung lampas ng 3 volts ang triggering voltage niya? Hindi na siya gagana. So, akala ng iba, sira. Kasi MOS naman ng mga MOSFET nagre-range ng 3 volts kaya kadalasan napapatrigger nila. Pero pag hindi nila napatrigger, hindi nila alam kung totoong sira o hindi. Akala nila sira kasi hindi siya nag-trigger. So ipapakita ko na rin sa inyo kung paano yung way na ginagawa nila. So ganito ang gagawin nila. Hahanapin nila yung reverse bias ng diode. Ayan. So, yan ang reverse bias ng diode na nasa loob ng MOSFET. Pag binaligtad mo yan, magkaka-deflect yan. Ayan. Ngayon, ang ginagawa nila, i-charge nila yung capacitor na nasa gate or iti-trigger nila yung gate gamit ang positive flow na nanggagaling sa tester.
So, ang gagawin lang nila, gagamitin nila itong black probe na naglalabas ng positive flow para i-trigger ang gate. So, tingnan nyo maigi. So, wala. Ngayon, titrigger nila ngayon dito, kukonek nila dito. Pagbalik mo nyan sa drain, parang shorted na yan. Naka-trigger na siya. Okay. Baliktarin mo. Nagdi-deplect. Baliktarin mo. Nagdi-deplect. So, ganun lang ang gagawin nila. I-charge nila ng positive flow ang gate. So, magti-trigger na yan. Baliktaran, meron na yan. Ayan. So, paano naman nila i-off ang MOSFET? Ang gagawin lang nila, i-discharge lang nila yung capacitor na nasa gate using negative flow na nanggagaling sa tester. So, parang isu-short mo lang yung gate at drain. So, ipo-point lang nila dito. Then, balik dito, wala na yan. Naka-off na siya. Ulitin ko, ha? Trigger on. On. Trigger off. Off. Ulit. Trigger on. On. Trigger off. Off. Ang problema dito, nagkataon, ang MOSFET natin kayang i-trigger ng 3 volts na nanggagaling sa multitester ko. E paano kung ito is more than 3 volts ang triggering voltage niya? Hindi na siya magti-trigger. Akala nila sira na. So, meron akong tips na ibibigay sa inyo. Ito accurate at palagay ko ilan pa lang ang nakakaalam, lalo na sa mga baguhan. At pagkatapos ninyong napanood ang video na to, paki-share nyo na lang para maraming matuto kung paano mag-test ng IGBT at MOSFET ng accurate. Idodraw ko lang yung diagram. Simpleng diagram lang. Okay. Gagamit tayo ng power supply. Either battery, basta nagre-range siya ng 9 to 15 volts. So, eto si IGBT or si MOSFET. Gate, source, drain, yung sa gitna. Ito. Doon ko na ilalagay kasi haharang. Kasi maglalagay tayo ng bumbilya dito. Yung kabilang wire ng bumbilya, kukonek natin sa positive ng power supply. At ang negative ng power supply, kukonek sa source. Ganyan lang kadali, pero 100% accurate. So, i-actual natin. Make sure, share, at saka i-like pag nagustuhan nyo to. Okay, kukuha lang ako ng power supply ko, then i-actual natin. Ito, ang mahiwagang LED natin. Clip. So, i-try muna natin si MOSFET. So, ito ang power supply ko. Tabi na natin si analog. Gamitin natin si digital. So, ang power supply ko ay 12 volts. Sakto natin ang 12 volts. Yan. So, meron akong supply na 12 volts. So, gagayahin lang natin ang diagram na to para matest natin ang IGBT at MOSFET ng accurate. Gamit tayo ng helping hand. Tapos, kukonek si negative sa source. Ayan.
connect natin positive sa LED. Okay. Ayan. Ganyan lang. So, iti-trigger natin ngayon si MOSFET. Hahawakan natin ang positive para dumaloy ang positive sa katawan natin. Para paghawak natin sa gates kay MOSFET, magti-trigger siya. Gaya nga ng nakasulat dito, tini-trigger siya ng voltage, hindi current. Kaya, kahit na kamay lang natin, magti-trigger dyan. Kasi, hawak natin si positive. Okay? So, hawak ko si positive. Hawakan ko si gate. Ayun. Milaw. Hawakan ko negative. Hawakan ko si gate. Namatay. Ulit. Hawakan ko si positive. Hawakan ko si gate. Milaw. Magic? Hindi. MOSFET. Hawakan ko si negative. Hawakan ko si gate. Mamatay. Hawakan ko si positive. Hawakan ko si gate. Iilaw. So, 100% gumagana si MOSFET. So, yung IGBT naman. Ayan. Hawakan ko si positive. Hawakan ko si gate. Ayun, milaw. Hawakan ko si negative. Hawakan ko si gate. Namatay. Hawakan ko si positive. Hawakan ko si gate. Milaw. Hawakan ko si negative. Hawakan ko si gate. Namatay. So, 100% na gumagana si IGBT. Okay? So, kung may natutunan kayo, paki-share nyo na lang para matuto din yung ibang hindi pa nakakaalam ng technique na to, dahil 100% na malalaman nyo kung good or bad si IGBT at saka si MOSFET. So, paki-like and share na lang. At yung hindi pa nakakapag-subscribe, paki-click na lang yung subscribe. Thank you!